So ayan, hello guys, welcome back to our channel. For today's video, titingnan natin yung update nila. Nandito na tayo sa bagong server or Discord server ng Black Farm Club. So nakasali na tayo sa bagong server nila. At may bago silang post, 1:55 PM, ilang minuto pa lang. Sabi ni Mod Mr. Boyd, I come to thank you for making a plant with my nickname. And I came to let you know that the mass ban is over. So natapos na yung pagmamass ban nila. So sa mga nag-abuse, sorry. And sa mga hindi nag-abuse, sabi nila meron tayong makukuha. So check natin yun mamaya, okay? So yung harvest daw ay na-release na, pwede na tayo mag-harvest. Then exchange comes back in a few hours, so pwede na tayo mag-exchange mamaya after ng harvest natin, no? So let's go, tingnan natin blackfarm.club, check natin si Luna. Dito sila nagka-problema eh, kasi ito yung na-abuse. Talagang only harvest yung ginawa ng iba sa bug. Nag-bug kasi siya, only harvest. So, yun, yung mga nag-abuse doon, yun yata yung mga naban. So, try natin mag-harvest. Successful. Ano kaya yung sinasabi nila na may nabasa ako sa Telegram naman. Wait lang ha. Check ko lang guys ha. Sabi dun sa isang post sa Telegram, thanks BFC sa extra harvest ng Luna. Hehe, thanks admin. So, ba't tayo naka isang harvest lang? Sabi ni Densho, isang admin sa Telegram, yan po yung bonus. So, na Densho, admin Densho, nasa na yung bonus ko? Bakit isa lang yung na-harvest ko? So, ayan, wait lang. Bakit wala tayong nakuhang extra? Try nga natin i-close, tapos balikan natin. Oh, wala na talaga admin Densho. Ba't ganun? So, sige, pabayaan muna natin. At least naka-harvest tayo. Doon naman tayo sa Mylands. Alam ko meron na rin ako for harvest kasi dito eh. Sa pre-land natin. Oh, so ayan, no? Tatlo na siya. Tatlo na ang aking for harvest. Eto, mamaya lang din to. 6 UTC, so plus 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Oh, 2 o'clock. 2:08, so malapit na rin pala. Hintay-hintay na natin para sabay-sabay na itong ano, pag-harvest natin. 3 minutes. Wait na natin guys ha. Pwede na natin siyang harvestin. Okay, let's go. Let's harvest. Ano kaya yung makukuha natin, no? Yung isa kong kakilala, na-click daw niya one time yung bug pa, yung si Luna. So, nakakuha siya, and then ngayon may harvest pa siya ulit. So, nakadalawa siya. Ako kasi, hindi ko siya clinic, guys, eh. So, hindi ko siya na-claim nung nakaraan. Meaning to say ba, hindi ako, wala akong makukuha, ganun ba?
Pero sabi naman nila, yung mga hindi nag-abuse at nag-click, meron din makukuha. Pero nasaan kaya yun, guys? So, yung mga nakakuha nung una, 450 gems, tapos ngayon, 450 gems ulit. So, 900 gems. Diba? Times 2 kasi yung nakuha nila. So, tingnan nga natin kung meron uli si Luna. So, ayun, wala tayong nakuhang pangalawa kay Luna, no? So, next ko na pakikita sa inyo, mamaya yung conversion. After netong harvest, ko-convert naman natin siya para bukas. Ready to redeem na siya. Okay? Papakita ko yan sa inyo, step by step. So, sa ngayon, magtatanim muna tayo. Bibili muna ako ng mga at itatanim natin. So, eto guys. Luna. Si Luna Star ay para sa mga Moon Goddess. So, si Solicid naman ay, kung di ako nagkakamali, para sa Sun. Siguro mag-aarap din ako ng information about dito sa dalawa na to para ma-confirm natin, no? Para maliwanag. Pero yun ang pagkakaalam ko. Si Luna ay sa moon goddess at si Soli ay sa sun goddess. Kasi diba may post sila na pagka mali yung nataniman mo, 50% lang yung pwede mong ma-harvest sa kanya. So yung 450 na yun, magiging 250 lang pagka nagkamali ka ng tanim. Halimbawa, si Luna ay naitanim mo sa sun. Kung saan ka, si Luna ang naitanim mo. So, 50% lang. Okay, mamimili muna ako para makapagtanim na ako ulit. So, ayan guys, nakatanim na ulit tayo. Yung apat. So, again, ang pagtatanim, kailangan sa apat na slot, isang crystal lang, isang Bella at dalawang Jimmy. So, yun na ang default na tanim natin sa pre-land, okay? And then, sa Goddess Land, kung ikaw ay Moon, kailangan ang tatanim mo ay si Luna Star. Kung ikaw ay Sun Goddess, si Soli. Yun yung bagong nasa shop. Si Solicid. So, medyo maraming nalilito dito, no? Kasi merong nakalagay na NFT Limited. So, etong NFT Limited, nasa baba siya ni Soli, guys. Ibig sabihin, wala pang laman yung NFT Limited. Kala kasi nila, si Soli ay isang NFT Limited na seed. So, hindi, guys. Si Luna Star, ay para sa Moon Goddess, si Solicid ay para naman sa Sun Goddess. Okay, nasa baba siya ng seed. So, mga seed tong lima na to. Si NFT Limited, baka dito mapunta yung mga limited offers na ilalagay nila na NFT, no? Pero ngayon, ngayon wala pa yan. So, sa offer, alam ko maglalagay sila ng ano dito eh. Magsesell sila ng land and ano ulit. NFTs. So, kung di ako nagkakamali, parang nasa 350 BFC yata ang isang land, then nasa 100 BFC naman ang isang gems. Ang isang seed. Ang isang seed ay 100 BFC. So, yun, okay? So, naghihintay na lang tayo na mag-up yung exchange. Kasi naka-maintenance pa siya tulad ng sabi dito ni Mr. Boyd. Exchange comes back in a few hours. Okay? Hihintayin na lang natin yan para ma-convert na natin si gems to BFC. So, meron tayong natira na kanina po halos 4K na gems to. Pero syempre, kailangan natin magtanim. Kaya, binawasan ulit natin. Bumili tayo. Kumpleto ulit natin yung tanim natin kasi for harvest na silang lahat kanina. So, ayan. Meron tayong natirang 3, 2, 5, 2 gems.
So ilan ba to? Ilang bang BFC itong gems na to? So dito guys, 100 is to 1 pa lang. Parang tulad nung PBU nung una, 100 is to 1. So baka pagdating ng araw, baka matulad din to sa BF sa PBU. Di rin natin alam kung tataas din yung conversion niya. So sa ngayon, 100 is to 1 pa rin siya. So magkakaroon tayo dito ng 32 BFC kung 32 yung ating i-withdraw. Wala siyang tax guys ha. Hindi katulad sa PBU may 5% tax, dito walang tax. So tax free yung magiging pag-withdraw natin mamaya or pagko-convert ng gems to BFC. So okay. Wait na lang natin. Then update ko ulit kayo mamaya. So, hello guys, ayan. Fresh na fresh pa sa announcement. Everyone, exchange release. Thank you for your thank you for the patience. So, check natin, no. Dito sa exchange kung mapag gems to BFC na tayo. So, ayan, meron na nga, tapos na ang maintenance nila dito. I-withdraw na natin or i-convert na natin. Convert na natin itong 3-2. So, 3-2. 32 na BFC ang makukuha natin sa kanya. So, ganito lang yan. I-accept lang natin. So, ayan. Mukhang check natin sa invoice. Dito siya napupunta guys ha, sa gems invoice. So, ay, balikan natin itong announcement. May napansin kasi ako dito sa post nila. Yan. Then, yung second band daw ay tapos na. 3.2k na accounts ang naband. We will deleting all accounts. I-delete nila lahat yon. So, ito yung isang bumukaw sa aking attention. The exchange will be released but all withdrawals will be inspected. It will be processed Thursday after 00 UTC, so 8 o'clock ng Thursday sa atin. Ano ang pagkakaintindi nyo dito guys? Comment down below na lang kung ano ang pagkakaintindi nyo dito. Sinasabi ba nila dito na ipaprocess nila sa Thursday 8 o'clock yung ating mga withdrawals? So makaka-withdraw ba tayo sa Thursday? So yan ang aabangan natin guys, no? Check na lang natin sa Thursday ulit kung yung withdraw o kinonvert natin na 32 BFC ay may lalabas dito na redeem sa Thursday 8 o'clock a.m. So, I think yun yung pagkakaintindi ko, no? Pero kung hindi man, sigurado next Tuesday na to. Kayo, kung ano pagkakaintindi nyo, pag-usapan natin dyan sa baba. Comment down below. So, like, share, and subscribe na rin kayo. And hit nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga video na ina-upload natin o sa mga update ng mga game na ating nilalaro. So, that's all. Thank you. Peace out.